Hi guys, bago tayo mag-umpisa sa ating napakagandang topic ngayon, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo yung aking napakagandang happy moment nung kami po ay nagtatrabaho pa sa restaurant. Ito yung time na kung saan wala pang pandemic. So, panoorin niyo po ito. Hi guys, so ito yung area kung saan dito ako nagtatrabaho. Okay, balikan natin itong area na to after nung nagka-pandemic na. Okay, so guys, ano, napakaraming sarado na ng restaurant dito. Napakaraming sarado na ng restaurant. Lahat naapektuhan dahil sa pandemic. Okay, so papasukin natin yung restaurant kung saan doon ako nanggaling. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa area kung saan dito ako nagtatrabaho noon. Okay, ito sa entrance na ito, dito kami nagpa-picture ng aking mga kasamahan. Okay, kung mapapansin nyo, wala na siyang signage, oh. Wala na siyang signage at mayroon na nakalagay na close. Okay, so pasukin natin, okay, para makita natin yung loob. Ayan guys, yung dating napakagandang restaurant, ano na ang itsura ngayon? Dahil sa pandemic, nagsara. At dahil sa pandemic, nag-iba ang aming restaurant na pinapasukan. Okay? Ang aming aircon, ayan na. Ayan, so, ayan yung mga gamit namin, naka-impake na lahat. Lahat ng mga gamit naming utensils, chinawares, glasswares. So lahat naka-impake na. Ready na ito for full out, guys. Okay? So, dahil sa pandemic, nako, maraming nasagasaan na restaurant dito. Nang dahil sa pandemic, maraming nawala ng trabaho.
Okay? Yun aming CR dating na napakaganda. Ngayon, ano na itsura? Okay? Dahil pull out kami guys eh. Wala na kaming mga trabaho. Okay? Hey guys, ito yung area kung saan dito kami namamalengke. It's my life. Welcome back to my channel. Hey guys, so bago tayo mag-umpisa ng ating luto ngayon, meron tayong lulutuin mamaya na sugpo steam with garlic, Chinese style. So bago yan, gusto ko pong i-share sa inyo, baka sakali makatulong po ako sa inyo. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay kung papaano tayo magninegosyo ngayong ECQ. Okay? So, guys, naririnig nyo na ba yung salitang dampa? Naririnig nyo na po ba yun? Ito yung mga restaurant na ang konsepto nila ay paluto. Okay? Na kung saan itong mga customer na ito mamamalengke, tapos dadalhin nila sa restaurant at ipapaluto. Or di kaya'y ikaw yung mamamalengke para sa customer. Okay? So, ito yung mga naririnig nating dampa. Okay? So, guys, wala kang restaurant. Pero, gustong-gusto mong magkaroon ng ganitong konsepto. Okay? So, papaano mo siya gagawin? Okay? So, guys, ituturo ko sa inyo kung papaano natin gagawin ito. Dahil, nagawa ko na rin ito simula nung unang lockdown pa lang. Okay? Unang lockdown pa lang, guys, nawalan ako ng trabaho for 13 years. Okay? Nasa restaurant industry ako for 13 years. After nun, nagkaroon ng pandemic. At good news guys, nawalan ako ng trabaho. Okay? Pero hindi ako sumuko. Nandito ako para sa pamilya ko. Okay? So, yun po ang share ko sa inyo ngayon. Guys, nadala ko yung konsepto ng paluto sa pamamahay namin, sa bahay namin. Okay? So, kung paano ito gagawin, guys, bago natin umpisahan ito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. Okay? At huwag niyo na rin pong kalimutan i-hit yung bell notification ng sa gayon po, ma-notify ko kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Okay guys. So bago 'yan at i-share ko rin po sa inyo kung magkano ang kinikita ko dito simula nung nagtayo kami ng paluto sa bahay namin. Okay? So 'yun. Ang kagandahan dito guys, wala kang amo, wala kang boss. Okay? Hawak mo 'yung oras mo habang nagluluto ka. Naririnig mo yung mga anak mo naglalaro, nakikita mo ang mga anak mo na
naglalaro ng computer o kung ano man yung ginagawa nila, ibig sabihin, nasusundan mo ang kanilang mga ginagawa araw-araw. Hindi katulad nung ako pa'y nangangamuhan, halos hindi ko na sila makikita. Aalis ako sa bahay, tulog sila. Uuwi ako sa bahay, tulog pa rin sila. Okay? So, ang kagandahan nito, guys, itong ating share sa inyo ay talagang marami kayong makikita at marami kayong mapupulot na napakagandang mga bagay-bagay. Okay? Guys? So, tapusin niyo po itong video na ito. Baka sakali makatulong po ako sa inyo. Okay? Sa lahat ng mga gustong magnegosyo at gustong mag-aral ng negosyo, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Dapat mayroon tayong GLLA. Okay? Anong ibig sabihin? Dapat mayroon kang good learning and listening attitude. Okay, guys? Papaano? Papaano ka magkaroon ng good learning and listening attitude? Panoorin nyo lang po itong video ko. Lahat ng mga video ko, panoorin nyo lang po. Simula sa umpisa hanggang sa matapos. At sisiguraduhin ko sa inyo, marami po kayong makikita at marami po kayong matutunan dito sa aking mga videos. Okay? So guys, kung bakit ko po ginagawa ito, dahil gusto ko sa pandemic na ito ay meron akong mag-contribute sa ating mga kababayan saan ka man naroroon. Isang simpleng paraan na isishare yung aking talent sa pagluluto ay maishare sa inyo yung aking mga recipe. Okay? Hindi po katulad ng ibang mga cook, nakatago lang sa baul ang kanilang mga recipe. Okay? At sila lang ang nakakaalam. Ngayon guys, ito, lahat ng recipe ko na aking nalalaman, ituturo ko sa inyo. Baka sakali, makatulong din po ito sa inyo. Okay? So guys, so kung paano natin umpisahan ito, sundan niyo po ako at ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-uumpisa. Okay guys? Hi guys, so ngayon naman po, isishare ko sa inyo kung magkano nga ba ang kinikita ko sa pag-accept ng paluto dito sa bahay namin. Okay? So, guys, sa isang kilo na mayroong magpapaluto sa akin, ang charge natin ay 200 pesos. Okay? Isang kilo pa lang yun. E kung papaano kung ang customer may dalang 3 kilo. Okay? So, 200 times 3. So, meron ka na kaagad 600 pesos. Okay? So, ibig sabihin, daig mo pa ang nangangamuhan. Meron ka na kaagad 600 pesos sa 3 kilo na ipapaluto sa'yo. Okay? So, ang kagandahan nito, guys, sa konsepto na paluto, wala kang masyadong stock sa loob ng bahay ninyo. Bakit? Kasi lahat ng mga items manggagaling lahat sa palengke. Okay? So, kailangan lang meron kang mga contact sa labas, sa palengke. Okay? Pag ang customer walang dala at tatawag lang sa'yo para magpaluto, so ang gagawin mo lang, sasabihin mo sa customer na advance order. Bakit? Kasi kailangan mo pang mamalengke para sa kanila. So, ang gagawin mo lang, itatawag mo lang sa mga supplier mo kung ano yung item na kailangan ng customer. Okay? So, wala kang magiging problema. Sa loob ka lang ng bahay ninyo, tatawag ka lang sa supplier para dalhin yung item na gusto ng customer. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kadali. So, walang kahirap-hirap. Okay? Kumita ka na kaagad ng 600 pesos isang araw. Hindi na masama yon. Okay? Ngayon, papaano kung nag-apat na kilo yan, 5 kilo, or 10 kilo? Guys, compute kayo na po mag-compute kung magkano ang kikitain nyo dito. Okay? So, yun ang kagandahan.
wala tayong stock. Ang meron ka lang stock dito ay yung iyong mga panimpla. Okay? So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung ano yung mga gamit natin at ano yung mga panimpla na napaka gagarimput lang ang kailangan mong mga panimpla na ihahanda. Okay? So, yun ang kagandahan ng sa paluto na negosyo dahil wala ka masyadong kapital. Okay? Alam ko sa hirap ng buhay ngayon, wala tayong masyadong malaking kapital. So, ang kailangan mo lang dito, mayroon kang talento sa pagluluto. Okay? Kung hindi ka marunong magluto, mag-aral kang magluto. Panoorin mo lahat ng mga video ko. So, may matutunan kang mga luto. At hindi lang, kung mayroong ibang mga YouTubers na nag-share ng kanilang mga recipe, panoorin mo lang din. Baka sakali, madagdagan ang inyong mga kaalaman sa pagluluto. Okay? So, yun guys. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung papaano kayo mag-uumpisa. Okay? So, ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo kung ano yung mga alam nyo na luto, isulat nyo sa isang papel. Okay? At pag nabuo nyo na yan, pwede na kayong gumawa ng menu ninyo. Okay? So, yun yung menu na yon, yun yung imamarket nyo. Umpisahan nyo sa mga kamag-anak ninyo, yung mga nasa malapit lang po ha, wag yung imamarket doon sa mga taga Cebu, taga Sambuanga, hindi po pwede ha. Kailangan dito lang sa malapit. Okay? Yung tipong abot ng mga motor, yung mga nag-grab, naglalamove, ayan, mga speedy, at tok-tok, ayan. Okay? Kailangan abot ng mga nagmumotor ng mga yan. Okay? Kasi guys, ang ginagawa namin ngayon para ma-deliver sa customer ng maayos. So, kumukuha lang kami ng or nagpapabook lang kami sa Grab, sa Lalamove, Tok-Tok, or whatever. Okay? So, bukod sa mabilis, okay? So, wala kang magiging problema sa delivery. Okay? So, mag-ano ka lang sa cellphone mo ng application ng mga riders na yan. So, wala kang magiging problema. Okay? Kahit nasa loob ka lang ng bahay, wala kang ibang gagawin. Kung hindi, tumawag. Ganun lang. Tawag, text, yun lang. Okay? So, aral lang menu hanggang sa matuto ng magluto. Okay? Guys, repetition, tandaan niyo po guys, repetition is a matter of learning. Okay? Pag lagi mong ginagawa ang isang bagay, unti-unti makakabisado mo yan. Kasi, alam niyo, parang kanta lang po yan eh. Okay? Sa unang napakinggan mo yung kanta na yon, gustong-gusto mo, pero hindi mo kaya kantahin kagad eh. Bakit? Kasi, first time mo palang marinig, pero pag araw-araw mo yung naririnig, unti-unti nakakabisado mo. So, ganun din ang pagluluto. Sa umpisa, mahirapan ka, pero pag lagi mo yung ginagawa araw-araw, unti-unti makakabisado mo yan. Okay? So, guys, let's go! Ituturo ko na sa inyo kung paano ang proseso ng pag-accept ng paluto sa bahay ninyo. Yan, okay guys. So, ayan po, mag-isip na kayo kung anong gusto nyong ipapangalan ninyo sa paluto na negosyo na itatayo ninyo. Okay? Ngayon, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano kayo mag-uumpisa. Okay? So, samahan niyo po ako. Okay guys, so sa mga mag-uumpisa pa lang magtayo ng paluto na negosyo, okay, ito yung inyong basic na kailangan. Okay? So kailangan meron kayong, syempre meron kayong kusina. Okay, hindi kailangan dito na malaki ang iyong kusina. Importante, meron kang kalan at meron kang tangke. At meron kang mga kawali, maliliit at malaking kawali. Okay? So, pwede ka nang mag-umpisa. Ayan, dapat ganyan. Okay. Ayan yung mga kailangan mong utensils para sa pagluluto mo. Okay.
Sa mga nag-start pa lang, ito yung inyong mga ingredients na i-prepare. Napakaliit lang na kapital ang inyong kailangan. Dahil ito lang mga ito ang inyong i-prepare or yung i-stock. Ayan, meron tayong cornstarch, flour, ayan, star margarine, okay, suka, yung dato puti, meron tayong nor seasoning, kikuman, sweet chili sauce na jupran, okay, meron tayong ketchup, gin, yung Ginebra San Miguel, gin, sesame oil, ayan, yung white pepper, of course, meron din tayong black pepper, brown sugar, white sugar, MSG or betsin, chicken powder, at saka itong ating iodized. So, yun. Napakakukunti lang ang inyong i-stock. Okay? Bakit? Kasi sa panuto, wala tayong stock. Okay? Hindi katulad sa iba na full pack yung mga stock nila sa loob ng kanilang freezer. Okay? Pag nagtayo ka ng negosyo na panuto, wala kang stock kung hindi ang inyong mga panimpla lamang. Okay? So, bakit nilagyan natin ng level yung ating mga ingredients? Bakit? Kasi para hindi tayo malito. Baka yung ating white sugar magawa nating betsin, o di kaya yung betsin natin magawa nating iodized para hindi siya magbalibaliktad. So kailangan may mga pangalan yan. Okay? So ganun lang gagawin ninyo. Sundan nyo lang itong ginagawa ko. Go. Yan. Okay? Sundan nyo lang po yung mga yan. Okay. Yung sa kusina, kailangan malinis. Laging malinis ang ating kusina dahil ang ating ginagawa ay pagkain. So, kailangan laging malinis. Okay guys, so ito pa. Gumagamit din tayo ng oyster sauce. Pwede kayo mag-stock ng oyster sauce. Black beans. Ayan. Ram na black beans. And chili garlic sauce. Chili garlic sauce. Para sa sweet chili na luto. Ayan po pwede. Ito yung tatak niya. Okay. At saka patis. Ayan. Okay. Okay guys, so meron din po tayong ginagamit na Leia and Perens. Ayan. At saka itong nguyong powder. Yung nguyong powder, guys, ito yung madalas na ginagamit ng mga Chinese. Kaya yung mga pagkain nila, kung mapapansin ninyo, sobrang bango dahil sa nguyong powder. Ito ginagamit sa mga deep-fried salt and pepper na shrimp, pwedeng hipo, pwedeng crabs, pwedeng pork. Ayan. Yan yung ginagamit nila para bumango yung kanilang pagkain. And lastly, huwag niyong kalimutan mag-stock ng mantika. Okay? Hey guys, naipakita ko na sa inyo yung mga ingredients natin, yung mga basic ingredients natin. So, papaano yung mga gulay? Papaano yung mga stock ng gulay? Guys, hindi kailangan dito sa online na paluto, hindi kailangan dito mag-stock ng maraming gulay. Okay? So, dahil advance order ang yung ina-accept na order ng customer. So, saka ka palang mamamalengke ng gulay ayon dun sa kanilang order na seafoods or something. Okay? Ang kailangan mo lang guys na i-prepare na yung mga hindi ka agad nasisira ay yung onion, luya, at yung calamansi. Okay? So, yun yung tatlo na yan ang dapat laging meron ka. So, yun. At saka yung bawang pala. So, kailangan mo rin ng bawang. So, yun. The rest ng mga gulay, bibilhin mo lang siya pag may order ka. At kung ano yung gulay na sangkap doon sa iyong paluto. Okay? So, kung meron namang palengke malapit sa inyo, so, mas mabuti.
at mas madali mo itong mabibili. Kung wala naman, okay lang kasi advance order naman siya. So, hindi ka magmamadali. Okay? Hi guys, so ituturo ko naman sa inyo ngayon yung pag-take ng order. Okay? Taking order, so paano dapat meron kang notebook. Okay, wag scratch kasi yung scratch pag nasulatan mo yan at nag-busy ka, pwede mong maitapon. So, ang nangyayari, nawawala yung iyong mga order. Okay? So, dapat nasa notebook. Okay? So, pakinggan ng maigi or basahin ng maigi. Pag text, basahin ng maigi yung order ng customer at pag tumawag naman, pakinggan ng maigi. Okay? So, kailangan yon. Okay? So, huwag kalimutan kuhanin yung pangalan ng customer. Okay? Next, yung contact number ng customer. Importante po yan. Okay? Tapos, yung oras, kung anong oras dapat nasa customer yung pagkain na i-deliver. Okay? And of course, yung complete address. Kailangan natin yon para sa pag-deliver or para pag nagbubook tayo ng Grab, Tuktok, Lalamove, or Speedy. Okay? So, nakuha mo na lahat ng detalye ng customer. So, ang gagawin mo, i-re-repeat mo sa customer yung kanyang order. Okay? Para wala kang ma-miss. Okay? At pag dumating yung a day before, kailangan i-confirm mo na sa kanya. Okay? I-confirm mo na sa kanya yung order niya. Okay? Saka kayo mag-usap kung papaano ang payment niya. Pwedeng GCash or bank transfer. Or nasa iyo. Kung kakilala mo naman yung magdi-deliver, pwedeng cash basis. Okay? Okay guys, so dapat meron ka rin, syempre, meron kang lababo na gagamitin. Okay? So ito yung pinaka cutter area mo kung saan dito ka maglilinis sa mga seafoods or meat na ipapaluto sa'yo. So, dapat meron kang maliit. Hindi kailangan sobrang laki ang iyong lababo. So, kailangan lang meron ka nito. Siyempre, meron kang tubig. Okay? Hi guys, dahil paluto business ang itatayo mo, so, at ang iyong mga charges sa paluto ay per kilo, so dapat meron kang kiluhan. Ayan, yan yung dapat nakaprepare na yung kiluhan mo. At patok ngayon, dahil mag-ECQ na naman, so patok na naman yung online na paluto. So ito yung mga kailangan mo. Meron kang cling wrap, ating cling wrap, Spyro, plastic labo, meron kang container, yung microwavable container, plastic, large na plastic, plastic bag, at tiny na plastic. So, okay. So, yan yung mga basic na kailangan mo pag nagpapadeliver ka at yung order sa'yo ay take out. Okay? Guys, pag ang take out mo, ilalagay mo sa styro, so dapat gagamit ka ng aluminum foil. Ayan. Aluminum foil. Hi guys, so dapat meron kayo nito ha. Itong notebook na ganito. May dapat meron kayo. Bakit? Kasi dito nyo isusulat lahat ng mga contact number ng inyong mga supplier. Okay? Supplier ng seafoods, meat, beef, chicken, or pork, at saka yung supplier ninyo ng mga gulay. At lahat ng mga groceries, baka meron kayong mga supplier ng mga groceries ninyo, dito nyo rin po isusulat. Okay? At dito nyo rin po isusulat lahat ng inyong mga recipe. Okay? So, yan. Lahat ng mga recipe nakasulat dito. Okay? Bakit nyo isusulat? Dahil ito na ang inyong kodigo. Okay? Mas maganda pag habang nagluluto kayo at hindi nyo pa kabisado lahat ng mga ingredients, mangodigo kayo. Dahil pag nangodigo kayo,
siguradong standard ang luto ninyo. Okay? So, yun. Dapat meron ka nito. Hindi nyo mawala. Okay? Ayan. Lahat ng mga recipe natin, nakasulat na dito. So, dapat ganito rin ang gagawin ninyo. Ayan. Ayan. Napakarami nating menu. Okay. So, ayan. Ayan na. So, okay. Dapat meron ka niyan. And of course, pag meron ka ng mga recipe, pwede ka nang gumawa ng inyong sariling menu. Okay? Katulad nito. Yung menu. Okay? Sa taas, ito yung pangalan. So, mag-isip na kayo kung anong gusto nyong ipapangalan ng inyong paluto business. So, ito yung ating aming pangalan dito, yung Tita Baby's Chibugan. Okay? So, ito yung menu natin sa paluto. Okay? So, nakasulat na dito yung fish, yung crabs, yan, shrimp or prawns. Yan. Okay? So, pati mga shell, yan yung shell, yung pusit, at chicken, mayroon ding pork or liempo. Ayan, nakasulat na yan. At nakasulat na rin guys sa baba, lahat ng mga klase ng luto ng shell. Lahat ng klase ng luto ng pusit, ng chicken, ng pork, at isda, alimango, hipon. So, lahat ng mga luto nakasulat na po dyan. Okay? Dito sa bandang gilid, makikita nyo, mayroon nakalagay 1 half at saka 1 kilo. Bakit po? Kasi ang charging natin sa ating paluto ay minimum of 1 half kilo ang ating charge. Okay? So, ito yung charges natin sa mga 1 half kilo. Ayan, nakasulat na dyan. At ito naman yung 1 kilo. Okay? So, para hindi ka mawawala. Okay? Sa baba, huwag niyong kalimutan ilagay yung market cost is not included in the price. Okay? Bakit hindi kasama dito yung presyo ng palengke? Kasi ang presyo sa palengke ay pabago-bago. Pwedeng tumaas, pwede siyang bumaba. Okay? Kaya hindi natin sinama dito. So, ang nakasulat lang talaga dito na presyo ay cooking charge lamang. Okay? Yan, mga cooking charge yan. Okay? So, ang gagawin na lang natin, ipa-plus na lang natin yung kung magkano yung presyo ng seafoods or meat sa palengke. Okay? Halimbawa, ang isang kilo ng alimango ay 600 sa palengke plus 200 sa paluto. So, 800 na yon. Okay? Plus yung container na paglalagyan mo, i-charge mo rin yung sa customer kasi mahal din yon. So, 20 pesos ang container. So, 600 sa palengke plus 200 sa paluto plus 20 na container. Okay? So, that's 820 pesos ang babayaran ng customer sa isang kilong alimango na bibili niya or ipapaluto niya. Okay? So, ngayon, pag naluto na ito, ipapagrab natin. Kunyari, nandun siya sa Quezon City, ipapagrab natin yon. Okay? Yung bayad ng grab, customer ang magbabayad nito. Okay? So, doon mo i-charge sa customer. Okay? So, yung payment, nasa iyo, pwedeng GCash ba or bank transfer. Kung ang inyong kinukuha na driver ay kakilala mo, so, kung pwede siyang mag-accept ng bayad ng cash, so, nasa iyo yun. Pero kami kasi mas gamay namin yung GCash to GCash na lang. Okay? So, yun. Ganon ang proseso natin. Okay? So, nasa inyong pag-uusap, nasa customer, at sa iyo ang inyong pag-uusap kung paano ang settlement ng bayad. Okay? So, pwede mong ibigay sa kanya yung inyong details, kung kakilala mo naman. Details, lahat ng details mo, kung ito ay GCash or bank transfer. Okay? Okay, guys? Okay, guys. So, may pumaratang sasakyan kanina sa harapan natin. So, may dala siyang sugpo at gusto niyang ipaluto sa atin. At ang luto nito ay sugpo steam with
garlic Chinese style. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin. Okay? At the same time, papakita ko rin sa inyo lahat ng mga niluluto namin dito. Okay? Sa aming paluto business. At ganito rin ang gagawin niyo po, ano? Pagka nabuo niyo na po yung inyong paluto business, ganito rin po ang gagawin niyo. Lahat ng mga naluluto po ninyo, dapat pinipicturean ninyo or binibideo ninyo. Dahil ito yung inyong gagamitin pag kayo ay nagmamarket ng inyong produkto or minamarket nyo yung inyong paluto business. Okay? So, huwag yung kalimutan, picturean, okay? Or videohan ito. Okay? So, okay, panoorin nyo po ito, guys. Lahat ng mga luto namin, eto na! Hi guys, good afternoon. Bro Gabi ang inyong lingkod. Welcome sa aking channel. So, mayroon naman tayong order ngayon at itong ating ayan, sugpo. Nakita nyo, sugpo. Ano kalalaki? O, ayan o. So, napakasarap nito, itong sugpo na to. So, ang luto nito ay steam with garlic Chinese style. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya lilinisin. Okay, guys? Okay, so ito yung ating sugpo. So, gagawin natin, hihiwaan natin sa likod. So, bibiyakan natin. Yan. Nabiyak na siya. Tapos, tatanggalin natin yung kanyang dumi. Ayan. Ayan yung kanyang bitong pa. Okay, isa pa. Tapos, tanggal yung bituka. So, yan. Ganito lang gagawin natin lahat, guys. Ha? Okay? See you sa ating Momonting Kusina. Hi, guys. Welcome sa ating Momonting Kusina. So, ito na yung ating sugpo na nilinis natin kanina. So, ito na. Malinis na yan. Gagawin natin, gagawa tayo ng yung mga ingredients niya. Ito na yung mga ingredients niya. Okay. So, meron tayong ginagamit na sesame oil. Three tablespoons ng sesame oil. Tapos, gin. Ito, gin na ginagamit natin. Two tablespoons. Saka itong ating chicken powder. 2 tablespoon ng chicken powder. Okay. Sasaluin natin. Lagyan natin ng kunting tubig. Kunting-kunti lang. Haluin ng maigi. Ayan, ilagay natin sa tray.
Okay guys, so nailagay na natin yung garlic ito. So ang gagawin natin, i-steam natin siya ng 15 minutes. Yung bilang natin ng 15 minutes, magsisimula pag kumukulo na yung tubig. So yan, kumulo na yung tubig, saka natin siya ilalagay. Okay guys, so gagawa tayo ng soy sauce. Yung tubig yan, mga half cup lang. 1 tablespoon ng Knorr seasoning. 1 tablespoon ng soy sauce. Hi guys, so mayroon din po tayong ginagamit na spring onion pa palamuti natin mamaya pag naluto na yung ating soup po, steam with garlic Chinese style, okay? Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, comment, like, share, at huwag niyo pong kalimutan i-hit yung bell notification at sa gayon ma-notify ko po kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Okay po. Okay, so ayun na guys, after 15 minutes, so ahonin natin siya. Guys, lagay natin yung spring onion sa ibabaw. Okay na po. Tapos pag ganun, dalhin mo itong ano ko ha. Ito ha, pag ganun.
So ito yung soy sauce na ginawa natin kanina. Ilagay na natin sa iba ko. Luto na ang ating supo steam with garlic Chinese style. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood at see you sa aking next video na i-upload. Papakulong na ako ni boss.
Ay, Ma'am Ann, 1.2 po ito. Thank you. Okay, so luto na ang ating halimango. Ating kaninang ginawang deep fried na halimango. So gagawin natin ngayon, isusuntay na natin siya sa salted egg. Ating salted egg na ginawa kanina. Guys, ito na ang ating deep fried wrap with salted egg. So, ready na po ito for delivery sa Sampaloc. Maraming salamat guys sa inyong panonood at sana natulungan po kayo sa mga nanay at tatay na gusto magluto o ipagluto ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito, panoorin nyo lang po itong ating video. So, maraming video na ilalabas. Sana suportahan po ninyo ang aking channel. At marami pa po akong nalabas na mga luto na inyong pwedeng lutuin sa bahay ninyo at maaaring kunin yung gawing negosyo katulad ngayon at mahirap ang buhay ngayon, pwedeng yung gawing online business. Maraming salamat guys at welcome po sa inyo lahat.
guys. Ito na ang Hi guys, yung napapanood yung mga videos ko tungkol sa pagkain, eh yan po yung ay ilan lamang ng mga niluluto natin dito sa aming paluto services. Yung iba hindi pa natin na-upload dahil talagang napakahirap mag-upload. Sapagka sobrang haba na yung iyong videos, mahirap i-connect-connect yung mga videos na yan. So, pero hindi bale. Kung talagang ikaw ay focus at talagang gusto mong gawin ito, walang imposible. Lahat posible. Okay guys? By the way guys, sobrang thank you. Thank you so much sa inyong panonood. At sana natulungan ko kayo. At sa lahat ng mga may balak na magnegosyo, panoorin nyo lang po ng buo itong aking videos na ito. At sigurado po ako na mayroon po kayo mapupulot na aral dito. Okay po. So, guys, bago ako magtapos, gusto ko pong i-share sa inyo yung itong libro na aking katago-tago. Ito yung libro na ang nakalagay dito is 250 Ways to Overcome Obstacles. Hi guys, so ito yung libro ko na pinakatago-tago ko simula pa nung ako'y binata pa. Okay? Kung mapapansin po ninyo, sobrang bulok-bulok na po siya. Ayan na po. Ayan po, bulok-bulok na po siya. Pero hindi ko po talaga ito tinatapon dahil ito pong libro na ito, ito yung guide ko sa lahat ng mga pinapasukan kong trabaho, sa lahat ng mga negosyo na pinasok naming mag-asawa. Okay guys? So, wala na nga po itong cover dahil nabulok na yung cover nito. Pero ang cover na nakalagay nito ay 250 Ways to Overcome Obstacles. Okay? So, napakaganda itong libro na ito. Bulok-bulok na nga lang. So, magbabasa tayo ng mga ilang katagari ito. Baka sakali may mapulot kayong aral dito. Ayan. So, isa sa nakasulat dito, guys, is by trying your hardest you make it easy for success to appear. Ay, naku, napakaganda. Okay? And meron din nakasulat dito, the right time to start trying to be successful is always right now. Ayan. At isa pa, the sweet smell of success comes from the flowering of a dream. Ayan guys. Talaga itong libro na ito, pag ako'y nalulumbay, ako'y nalulungkot, ang ginagawa ko lang, binabasa ko lang ito. Okay? At nawawala na yung aking lungkot. Okay? Kasi marami akong natutunan dito, marami akong napupulot na aral. Okay? So guys, maraming salamat sa panonood nyo sa aking video na ito. At ito lang po ang masasabi ko. Huwag bibitaw, kapit lang, laban lang.